Magandang araw mga boss, bagong bilhin ni customer itong sasakyan at napansin niya may kaunting palya dito sa makina. Ang sabi ko naman, palitan muna natin ang fuel filter yan, pwedeng marumi lang. Sa pagtanggal ng fuel pump assembly mga boss, meron lang naman yung dalawang clamp dito sa fuel hose. Ilihis mo lang yun para matanggal sa pagkakaipit itong dalawang fuel hose at pag okay na, pwede mo nang tanggalin itong dalawang fuel hose dito sa fuel pump assembly. Tapos yung socket wire dito sa fuel pump sa sensor yan, hugutin mo rin. Sunod dyan, gamit ka ng socket wrench sa number 12. Tanggalin mo yung bolt dyan mga boss para yung plate na humaharang dito sa fuel filter pump assembly mo ay matanggal nang sa ganun may angat mo itong fuel pump filter mo. At ito pang isang socket wire bubunutin ko rin. Ayan yung pangalawa. Tapos pwede mo na ngayong iangat itong fuel pump filter mo. At dito sa fuel pump mga boss, nasa loob niyan yung fuel filter. Itong aro na tinuro ko sa housing at yung aro dito sa upper pump, dapat magkatapat yan mga boss kapag binalik mo na. At ito namang niluluwagan ko, yan yung retaining nut niya. Pag natanggal mo na yan dito sa upper pump, pwede mo na ngayon dahan-dahanin iangat itong upper pump. At ito naman yung fuel filter niya. Kung makikita nyo mga boss, di ba, marumi na siya. Siyempre naman, bago mo ilagay yung bagong fuel filter dito sa housing niya, dapat malinis yan. Tapos pwede mo na tanggalin ngayon yung o-ring niya or gasket. Dahil nga sa papalitan mo yan ng bagong o-ring. Sa paglagay ng o-ring, kita nyo naman madali lang. Tapos pwede mo nang isunod itong bagong fuel filter. At pag nailagay ko na yan, nakita nyo yung aro sa housing niya, di ba? Tapos may aro din dito sa upper pump. Yung tinuturo ko, pag nilagay mo itong upper pump dito sa housing niya, pagtapatin mo yung aro na yan, yung tinuro ko, dapat magkatapat yan. Tsaka mo ngayon i-drain itong upper pump dito sa housing niya. Pag lumapat na siya, pwede mo na ngayon i-roscas yan. At kung makikita mo yung tinuturo ko dito sa lock ring niya, may aro yan. Dapat nakatapat yan dito sa upper pump at dito sa housing ng fuel pump mo. Pihitin mo pa yan. Ayan. Pag nagtapat na yan mga boss, ibig sabihin yan, nag-lock na yan. Okay na, pwede mo nang ibalik itong fuel pump assembly mo dito sa dati niyang pwesto. Pero bago mo ilagay yan mga boss, nakita nyo yung hawak ko, di ba? Yung plate, ikalawit nyo yan dito sa fuel filter housing nyo. Kasi ayan ang maglalock para mag-umangat itong fuel filter housing nyo. Ayan, tuturo ko mga boss. Tsaka nyo ngayon yan lalagyan ng bolt na number 12. Ayan yung nilagay ko. Nakaipit ngayon yung plate niya na pag hinila mo paangat itong fuel filter assembly mo, hindi yan aangat. Kaya mo ngayon higpitan yung bolt para mag-lock na siya. Tapos ilagay mo muna yung fuel hose na galing sa tangke tsaka mo ipump. Pag buo na yung diesel na lumalabas, okay na yan. Pwede mo nang ilagay itong pangalawang fuel hose. Papunta naman yan sa makina. Iaayos mo yung paglagay ng clamp. At pag okay na, ipump mo siya ulit para sigurado ka na wala na talaga siyang hangin. Tapos ilagay mo na yung dalawang socket wire sensor niyan dito sa fuel pump assembly mo. Tsaka mo ngayon paandarin itong makina. Ganun lang mga boss at nawala na yung kaunting palya ng makina nito. Salamat! After na makaranas ni customer ng matinding overheat, ito na yung nangyari sa makina niya. Nagkaroon siya ng malakas na vibration or palya dito sa makina. Pakinggan nyo mga boss. Kung iisipin mo, singaw yung balbula, di ba? Dahil nga sa matinding overheat o kaya yung ignition coil niya may punti na isa. Pero mali yung ganung paghatol mga boss. Kahit na alam kong nag-overheat ito, sa basic pa rin ako pupunta dito sa spark plug niya. Diyan muna ako magsisimula. Hindi yung hahatulan ko agad na hindi, nag-overheat yan eh. Kailangan yan, itap overhaul na yan. Sumingaw na balbula niyan. Hindi ganun. Kaya ko itong sasabi mga boss, yung babae dati na tumirik na nirescue ko dyan sa Pasig, na nag-overheat din yung makina niya, ang hatol din dun. Singaw na balbula niyan, katok na makina niyan. Kasi umusok eh. Ayun ang mga katwiran nila eh. Pero mali yun. Dapat magsimula ka pa rin sa basic. Unless na yung problema is na pinpoint mo agad. Pero pag ganito, hindi ako sigurado. Check ko muna yung spark plug or palitan. Pwede kasing dyan lang yung pinanggagalingan ng pagpalya. Kaya kung ganito yung sasakyan mo, madali lang magpalit ng spark plug yan. Gamit ka ng spark plug wrench. Pag naluwagan mo na, tanggalin mo itong isang ignition coil mo. Ayan ang gagamitin mong pantanggal mo dito sa spark plug dahil nga sa malalim yan. Nakita nyo naman, di ba? Itutusok ko lang itong ignition coils dito sa spark plug, mabubunot ko na. At dahil sa natanggal ko na yung lumang spark plug, ito na ngayon yung bagong binili ni customer. Ilagay ko na itong bagong spark plug. Dahil nga sa matinding overheat, pumalya itong makina. Mula nga noon, lagi na dumapalag itong makina niya. Dahil kapitbahay ko naman, sadali lang siya naghintay. Kaya nung tinignan ko, sabi ko, palitan ko muna siya ng spark plug. At ito nga, pinalit ako na ng spark plug. After ko mapalitan yung spark plug mga boss, ilagay ko na itong apat ignition coil niya dito sa ibabaw. Tapos ito naman yung apat na bolt dito sa ignition coil.
Gamit ka ng socket 10 sa number 10, higpitan mo ng maayos yan. Siyempre naman, siguraduhin nyo lang nakalapat maigi yung apat na ignition coil bago nyo higpitan maigi itong bolt na number 10 nya. Tapos ilalagay ko na itong air filter housing nya. Mayroon naman yan dalawang bolt na number 10 dito sa magkabilang gilid nya. Ilagay nyo yan tapos higpitan nyo siya ng maayos. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng dalawang bolt na number 10 dito sa air filter housing, pwede mo nang ilagay itong air filter nya. Tapos start na natin ang masubukan. Ano, wala yung palya, oh. Spark plug lang. Oh. Kaya maramdaman yun. Nung pagkatapos nung na-overheat, wala nga siyang diesel sa gawin. Iba rin yung tunog sa labas. Malakas talaga yung vibration niya. Dapat pag nag-aircon ka, angat naman ang minor niyan. Ayan, nag-aircon ka. Sige, patay mo yung aircon. Patay yung bakin, ha. Start. Okay na. Sana mga boss nakakuha kayo ng idea. Salamat.